May mahal na Paolo, magandang gabi po. Para po sa inyo. Philippine flag. Yan po. Maraming kulay, lahat ng kulay. Dahil gusto nyo magkaisa sa sambayanan. Kaya lahat po ng kulay. Kayo lang po ang magpapaisa sa ating bayan na to. Maraming pong salamat sa pag-imbita niyo sa akin. Kaibigan tayo, matagal na po. Salamat. Hindi kita makalimutan. Salamat po. Mahal na Pangulo. Mayor, sa video. Po na po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga Davao. At sa mansulok na mundo, sa ating Facebook page ng Wawawin, of course, ang mahal na Pangulo natin, Rodrigo Duterte page sa YouTube, nagsama-sama po para mas maraming makapanood sa atin. Mga taga Davao, ito po yung pangatlong punta ko na dito. Pupunta ako dyan, mabibigay ako ng jacket. Okay, ako po ay nandito at dahil po sa pag-imbita sa akin ng ating mahal na Pangulo, para sa akin, Pangulo pa rin siya. Dahil hanggang ngayon po, napakarami nagmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte. It is an honor for me na maimbitahan po ng isang former president ng Pilipinas. Alam nyo ho, last March, 2 years ago, bago mag-top after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo at pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo. At ako po ay kinausap nila sa Malacanang. Sandali lang po, sandali lang po. Importante lang po ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Medaldea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, si Attorney Ferdy Domingo, and of course, ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, noong una medyo parang kinakabahan kakaharap mo ang Presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang malaman nyo po ito, yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo ingat na ingat ako mong tinatawag ko sa mahal na Pangulo. Sabi niya, kaibigan tayo, mayor lang. Alam niyo, hinanda niyang pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, isang okra, isang sitaw. At yun nga, meron kami malunggay na soup at nagpatagdag si Senator Bongo ng munggo. Kung mapapansin niyo, napakasimple yun, napapunta ko sa Malacanang. Walang garbo, walang steak, walang anuman. Nagsimula kami ng 8 ko lang, natapos po kami ng alas 2 na madaling araw. Hindi nyo ito nalalaman, pero para malaman nyo lang ho, yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, pag-iisipan ko. A lot of times, maraming kami pagtatawang usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo, ang sabi ni Pangulo, PRRD, kung ano nasa puso mo, kung ano ang nasa isip mo, yun ang sundin mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, Willie, yun ang gawin natin. That was 3 years ago. Malapit na po yung after ng COVID, during the COVID. Tapos po, nag-desisyon ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, naluluha ako dahil
isang karangalan po sa isang katulad kong TV host na alukin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yan, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po yung tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin si Senator Bongo na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo, Willie. Dahil sinunod mo ang puso mo. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo. Sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo. Pinagtasal ko po itong mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, publiko servisyo, public servant. Dahil pag nakahalo ng politiko, andyan ang away, andyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na walang nag-aaway, walang kulay na pinipili, nagkakaisa, nagmamahalan. Pinagtasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Handa ho akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa akong magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano yuto siya sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming salamat. Ang puso mo at isip ay para sa bayan. Magtatanggol, maglilingkod, yan ang iyong sinumpaan. Bayani ka. Basta ako, wala ni katiting na mag-iisip ako ng masama sa aking mga kababayan. Puro kabutihan ang gagawin. Hindi man ako marunong mag-English. Hindi man ako magaling sa batas. Pero ang puso ko, marunong magmahal, marunong makinig, at marunong tumulong sa bawat Pilipino.